Yan, isang mapagpalang araw po no, sa lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating YouTube channel, Katotohanan ng Pag-usapan. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan ng Pag-usapan. Kung kayo po mga kapatid ay bago lamang po sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan to please subscribe and also hit the notification bell para po kayo maging updated sa mga videos na ating i-upload. At don't forget also mga kapatid to leave comment sa baba po ng video ito and also share sa inyo pong makakilala. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy yung nakaraan na banat po ni Cesar Dizon kaya Brother Dance o si Mr. Curious Catholic. Mga kapatid, pakinggan po natin mabuti kung paano po, no, maling-mali yung pagkakaunawa po nitong Cesar Dizon sa mga sinabi po o sa mga pahayag po ni Brother Dance. At makikita po natin dito mga kapatid, ang kamalian niya talaga, no? Kung paano bang hindi niya talaga nauunawaan ang kanyang mga pinagsasabi. Naku, napakadelikado ito mga kapatid, na ganyan po yung ating magiging gabay sa atin pong pananampalataya na nakabase lang sa kung ano ang kanyang gustong paniwalaan sa kanyang buhay. Ito, pakinggan natin mabuti si Cesar Dizon mga kapatid. Ito yung sa Catholic Church mga kapatid, na kung inyo pong titinan yung mga sinasabi nitong speaker na to, ito mga kapatid ay kinuha niya dito sa tinatawag natin na Good Catholic. This is online program po ito mga kapatid. Now, sinabi po niya, biblical ang sign of the cross. Ibig sabihin, nasa Biblia, turo ng Biblia, salita ng Diyos. Biblical ang sign of the cross. So, how the Bible alone destroyed everything. Kita niyo kapatid, ang paggamit pala ng salita ng Diyos, pagka ang Biblia lamang ang iyong pagbabasya ng katotohanan, masisira palang lahat. Halimbawa, yung pong sign of the cross, wala sa Biblia. Kung Biblia ang iyong pagbabasyan, wala sa Biblia. Yan. Ito, ginigiit kasi ni Sister Dizon na kapag Biblia lang yung babasihan, tama naman yung sabi ni Brother Dance. Bible alone destroyed everything. Kapag ikaw ay naniniwala lang, sa Biblia lamang. Bakit? Biblia cannot tell you all. No? Brother Dizon, kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo ang katotohanan na hindi kayang ibigay ang lahat ng Biblia. Yan. Lahat ng pinaniniwalaan mo na sa Biblia ba? Ako, I doubted. Maling-mali yung pagkakaunawa mo. Dahil yan, gusto niyang ipalitaw saan mababasa sa Biblia yung sign of the cross. Nakaraan mga kapatid, ito pala yung problema sa kanya. May problema sa pagkakaunawa nitong Cesar Dizon na ito. Bakit po mga kapatid? Naglatag ng mga talata, pero sinabi niya, hindi naman yan sign of the cross. Yan ay tumutukoy sa cross. Kaya nga mga kapatid, ito po yung katotohanan dyan. Kapag tayo ay nagsa-sign of the cross, hindi naman po tayo nagsa-sign of the curve. Diba? Hindi naman sign of the curve yan. Pagkos, ito ay sign of the cross. Yan. Hindi po yan yung sinasabi natin o katulad ng mga saksi ni Jehovah, hindi napako si Kristo sa cross. Doon daw yun sa patayo daw na kanyang pinagpakuan, hindi daw yung cross. Yan yung pinaka-problema kasi. No? Yan ang pinaka-problema. During the time of our Lord Jesus Christ, siya po talaga ay totoong naipako sa cross. That is why we make the sign of the cross. Ito naman ginigiit ni Cesar Dizon na mali yung sign of the cross dahil hindi daw nababasa sa Bible. Dahil ang ginahanap niya word for word. Pero yung totoo, meron naman palang basihan. Hindi niya lang talaga kasi matanggap yung katotohanan na meron talagang basihan ang sign of the cross. Ang wala lang basihan, ako, baka ang chismis na kanyang pinaniniwalaan. Okay, pakinggan pa natin siya. Pero nasa katesismo nila. Ngayon ang kanilang banat dito. Hindi mo pwedeng masasabi na hindi mababasa yung esensya ng sign of the cross. Sabi nga ni San Pablo, di ba? Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, Cesar Dizon, sinabi din ni San Pablo na merong kaaway ng krus ni Kristo. Paano ba sila nagiging kaaway ng krus ni Kristo? Basahin nga natin yung Filipos 3:17 hanggang sa 18. So ito po mga kapatid, no? Tingnan natin mabuti at basahin talaga natin mabuti ano ba ang sinasabi dito. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo.
Kristo. Yun pala mga kapatid, marami ngayon ang namumuhay, kaaway sila ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ako pa, paano ba mga kapatid, nagiging kaaway ng krus ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tao? Unang-una mga kapatid, dahil hindi nila ina-acknowledge, they don't recognize the cross of our Lord Jesus Christ. But for us Catholic, hindi lang ina-acknowledge, kundi talaga tayo pinagmamalaki pa natin ito. Pinagmamalaki talaga natin yung pag-sign of the cross natin mga kapatid. Eto, bakit natin sinasabing pinagmamalaki natin ang ating pag-sign of the cross? Bakit nga ba? Dahil mga kapatid, meron namang napakaklaro na sinasabi dito ang Biblia. Okay, basahin natin yung sinasabi po sa Galatia 6:14. Basahin natin sa Protestanting Salin. Ito po yung ating mababasa mga kapatid. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. That is a very clear mga kapatid. Very, very clear na ang pinagmamalaki ni San Pablo ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. How could you boast the cross of our Lord Jesus Christ? Mga kapatid, in Catholicism, ito yung ginagawa namin. We make the sign of the cross, no? Ipinagmamalaki namin yung krus ng Panginoong Hesukristo. At hindi po namin ito kinakaaway, no? Hindi po kami nag-aaway sa krus ni Kristo. Unlike of those Protestant na sinasabing mali ang sign of the cross, yon kalaban talaga yon ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. At alam nyo mga kapatid, kung kalaban ka ng krus ng ating Panginoong Hesukristo, sino kaya, itong tanong dyan, sino kaya ang kakampi mo kung ikaw ay kalaban ng krus ng ating Panginoong Hesukristo? Yan yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Okay, Brother Cesar Dizon, ano pa ang idadagdag mo? Ay, kung Biblia lamang ang gagamitin mga kapatid, ang mangyayari po nito simple lamang. Masisira daw ang lahat. Lima. Totoo naman talaga, Brother Cesar. Masisira naman talaga ang lahat if you only base on what is written in the Bible. Katulad nito, lahat na lang ng babasahin mo, lahat na ng paniniwalaan mo kailangan na sa Biblia. Tanong, saan mo mababasa na yung ikaw, yung ito, Evangelist Cesar Dizon Jr. sa Biblia? O kahit very single verse, meron ka bang mababasang ganyan na Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr.? Meron ka bang mababasang ganun? Wala. So anong ibig mong sabihin? Mali ka rin dahil wala kang nabasa. No? Mali ka rin. And it's true, no? Cesar Dizon, it's true naman talaga na wala kang mababasa. Yan. Dahil hindi lahat ng dapat nating paniwalaan ay nandoon lamang sa Bible alone. No, hindi po pwedeng ganoon. Hindi lahat ng dapat mong paniwalaan ay hahanapin mo letra for letra, word for word sa Bible. Bakit? Imamamali ka yan, Brother Cesar. Oh. Yung bautismo nila sa mga batang malilit, masisira talaga yan kasi... Oh, ito. Ito pa mga kapatid, pansin natin. Masisira daw ang bautismo sa mga batang malilit dahil sa paggagamit ng Bible alone. Tingnan natin. Wala naman sa Biblia. Oh, wala daw sa Biblia ang pagbinyag sa mga batang malilit, okay? Nabinyagan yung batang malilit. Oo, ang karian ng langit ay para sa mga bata. Oh, para pala... Alam naman pala niya na ang karian ng Panginoon ay para sa mga bata. At sinabi niya mismo, wala daw mababasa sa Biblia na binyagan ang mga batang maliliit. Nakakatawa naman yun. Paano mo nasabi, no? Paano mo nasabi, si Sir Dizon, na wala talaga yung mga bata sa mga bibinyagan, no? Yung mga batang maliliit, wala talaga sa mga bibinyagan. Oh, ano ba ang pagkatawag mo sa mga bata? Sila ba ay mga hayop? Sila ba ay mga ibon? Sila ba ay mga isda? No? Sila ba ay bagay? Lalong-lalong hindi, no? Ano ba sila? Yung mga batang maliliit, they are also called, no? Tao. Kaya hindi sinasabi nagdadalang aso ang nagbubuntis na babae, no? Kundi sinasabi nagdadalang tao. Yung nagdadalang tao pangalan, no, binubuntis pa lang nagdadalang tao na eh. Ito, basahin natin. Dapat ba silang binyagan? Yes. Dapat po silang binyagan mga kapatid. Ito po yung ating mababasa na very very clear sa Biblia. Mateo 28:19, ito po at mga kapatid ang ating mababasa. Kahit habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Ito ha, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ano pa yung gagawin? Bautismuhan ninyo sila. Okay. Sino yung sila? Yung mga tao sa lahat ng bansa. Sa pangalan ng Ama
at ng anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ano ba yan? Cesar Dizon, klaro naman yung aking nabasa. Meron pala. Hindi mo lang yun nabasa. Hindi mo lang yun nalaman. Ano yan? Lagot ka na ngayon. Halangan naman na yung kung meron kang anak at kung meron kang asawang nakaranas ng pagbubuntis, alangaman tawagin mo yung pinagbubuntis o yung anak mo nasa sinapupunan ng asawa mo, tawagin mo yung yan, anak yan ng hayop. Hindi pwede. Kundi anak talaga na yan ng tao dahil nagdadalang tao yung asawa mo. Kweran lang. Kweran na lang kung papayag ka na tawagin hayop ang anak mo. Hindi pwede. Maling-mali yung pagkakaunawa mo dyan, Brother Cesar. Kaya naman, kailangan naman talaga minsan mag-esep-esep tayo. No? Kailangan yung ating mga banat, yung ating dyan mga ribat-ribat na yan, kailangan talagang pag-isipang mabuti. Pag-isipang maigi. Huwag nang basta-basta ka na lang magsasalita. Okay? Pakinggan pa natin mga kapatid, ano pa ang ikadadagdag nitong Cesar Dizon ito? Pero walang sinabi na bautismuan mo, wisikan mo lang ulo o buhusan mong ulo, bata o mga sanggol na 6 months old, 1 month old pa lamang, ay bibinya ka na, ay walang ganun sa Biblia mga kapatid. Okay, walang ganun. Walang ganun sa Biblia dahil ang hinahanap niya ay letra for letra mga kapatid. Yan, ang tanong. Saan mo mabasa letra for letra? Yan, letra for letra kasi yung pinopoint niya is yung pag ano eh yung formal of baptism. Saan mo naman mababasa letra for letra na dapat kung bibinyagan ay nilulubog? Okay. Meron ka bang mabasang ganun? Eh ako may nabasa ako. Yung sanggol ay tao 'yan. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo ay mas dapat na paniwalaan niyo kasi si Kristo 'yon. Kaysa naman sa iyo na ewan ko lang kung dapat kang paniwalaan. Kasi yung mga banat mo ay napakalayo naman sa katotohanan. Yan. Yung dapat sana mag-isip-isip ka rin, no, Brother Cesar. Yan. Para ito sa'yo. Na makapagnilay ka sana sa mga pinagsasabi mo. Yan, sa aming kapatid, sa pananampalataya. Mag-react talaga ako niyan, no? Dahil hindi ko lang ito basta kasamahan na sa online. Ito ay nakikita ko pa, no, dito sa aming lugar. At kilala ko pa ito. Tama naman tinuturo niya. No? Mali talaga kapag nag-rely ka lang sa Biblia. Kasi pag yan ang ginagawa mo, yan, proof testing, word concept fallacy, fallacy na nga eh. Tapos, ipagpapatuloy mo pa, ang layo mo naman. Ang labo mo naman. Nako ka talaga. Oh, ano pa? Walang ganon. Para sa iyo, walang ganon. Pero may nabasa ako. Paano ba yan? Walang ganon. Wala ka namang okay. Sabi mo walang ganon. May ipapakita ka ba sa Biblia na sinasabi, bawal binyagan ang sanggol? Oh. Evangelist Cesar Dizon Jr., I am challenging you. Magpakita ka ng talata sa Biblia, bawal binyagan ang sanggol. Meron kang ganon? Yan. Baka pumuti ang uwak, hindi ka pa rin makapagpakita ng sinasabi na bawal binyagan ang sanggol. Kaya wala namang ganon. Oh, pare, walang ganon. Alam mo naman yung totoo, wala talagang ganon. Sa Biblia. Oh. So, how the Bible alone destroyed everything? Isipin ninyo, ang salita patuloy ng Diyos, na salita ng Diyos, ang sisira? Ang salita ng Diyos, Brother Dizon, Cesar Diaz Dizon, hindi sisira. Ano yung sisira? Yung pagkakaunawa mo. Yun talaga yung sisira. Yung ganito mo, yung pagkakaunawa mo mismo ang sisira. Yan. I know, you're reading your Bible, pero wag mo naman sanang skip ang mga sinasabi ng lahat ng nasusulat sa Biblia. Lalong-lalo na, itong pinaka very particular verse here in the Bible, na kapag tayo ay maghahanap ng katotohanan, ang sinasabi ng Biblia ay wag kang mag-rely lamang, yan, sa Biblia. Ito meron sinasabi dito. Ito, si Cesar Dizon, babasahin ko sa iyo. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Yan. Narinig mo yun, si Cesar Dizon? Iglesia na haligi at saligan
ng katotohanan. Yan. So kung narinig mo yan ngayon, sana ay nakakapagnilay ka rin, no, Brother Cesar Dizon. At sana nga, sa pagninilay mo ay talagang masumpungan mo na ang katotohanan. At sinasabi din ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:32, papapalayain ka talaga ng katotohanan if you accept the truth or the fact. But if you don't want, so you talagang aalipinin ka ng kasinungalingan. Patuloy mo lang, Cesar Dizon, yung pagsasaliksik, baka malay natin, imakita mo yung katotohanan. Ano pa? Sige, dagdag. Paano nangyari yan? Paano nangyari? Eh, nabasa ko. Ikaw, wala kang nabasa. That's how easy, no? Ganyan lang kasimple. Paano nangyari? Nabasa ko. Ikaw, wala kang nabasa. Ganun lang kasimple. Di ba ang salita ng Diyos ay buhay? Yes, buhay. Pero nakakamatay dahil sa mali mong pagkakagamit. At ito'y buhay? Yes, buhay. Pero pinapatay mo yung salita ng Diyos, Brother Cesar. Yung salita ng Diyos ay pinapatay mo na. Dahil sabi mo, yung Biblia ay salita ng Diyos, sinasabi doon, binasa ko, 1 Timoteo 3:15, yung fullness of truth, haligi at saliga ng katotohanan, ay ang simbahan, hindi yung Biblia. Yan. Totoo. Totoo yung sinasabi sa Biblia. Mali lamang ang pagkakaunawa mo sa Biblia. Yan yung pinakamalaking katotohanan, Brother Cesar. Na salita at patuto ng Diyos. Pero alang-alang dito sa speaker na ito, kaiba siyang mag-isip. Oh, kaiba talaga dahil totoo ang pag-iisip niya. Iyong, sa'yo, mas kakaiba pa. Yung pag-iisip mo naman ay napakalabo, napakalayo, kakaiba nga. Yan. Bakit kakaiba? Malabo na, malayo pa. Oh, paano ka magkakapuntos diyan? Eh puro ka na lang ano diyan, puro ka na lang side comment pero mali naman yung pagko-comment mo diyan. Ang Biblia patuloy na salita ng Diyos ang sisira. Bakay, ito pang totoo. Okay, ang Biblia daw na salita ng Diyos ang sisira. Ang sinasabi diyan, how the Bible alone destroyed everything. Yan. How the Bible alone. Yung sinasabi, yung paniniwala mo sa Biblia lamang. Alone, alone, alone. Yun. Hindi sinasabi na mali ang maniwala sa Biblia. Magkaiba yun, Cesar Dizon Jr. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Sasabihin ko sa iyo para malaman mo dahil hindi mo talaga alam. Talagang sisirain ang utak mo kapag ikaw ay naniniwala sa Bible alone. Kaya kailangan talaga mag-isip-isip na, no? Mag-isip-isip ka na ng tama para makita mo ang iyong mali. Yan. Kasi kung magkaganyan, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, delikado yan, Brother Cesar. So, ginagawa ko ito ngayon na video reaction sa ginawa mong video para sa ano, sa aming kapatid. Yan, para ito sa awareness mo. Ngayon, kung makinig ka man o hindi sa sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo man ito pagninilayan, nasa sa iyo na 'yon. Hindi na, ang importante dito, sinasabi kasi sa ng Biblia kailangan masabi natin, yung iko-correct natin kung nakita natin. Ito 'yung nakita ko kasi 'yung video mo Kaya ito iko-correct ko. Pinakialaman mo ang isa sa depensor ng Simbahang Katoliko tungkol sa paniniwala namin, kaya pakikialaman din kita. Kung nagpapapansin ka, huwag kang mag-alala, papansinin kita. Yan. Kung yan lang naman yung gusto mo walang tatantanan, no? Hindi kita tatantanan. Okay. Ano pa? Sa kanilang tradisyon, masisira talaga sila kung Biblia ang ating pagbabasihan. Kasi ang daming doktrina ng Katoliko, mga kapatid, na wala talaga sa Bible. Okay. Ang daming doktrina daw sa Katoliko na wala sa Bible. Pero nabanggit niya, mayroong tradisyon. Okay. Ang Bible, Brother Cesar Dizon, kung nag-aaral ka ng tama at ng mabuti, imakikita mo sana na ang Biblia, yan, ang Biblia ay hindi nabuo without the tradition. Sana yun yung katotohanan na inalam mo muna. Kaya yan, assignment mo yan. Paano nabuo yung Bible without the tradition? Ano connection ng tradition sa Bible? Kung walang tradition, meron bang Bible? For sure, wala. Bakit? Wala naman talaga.
gumagamit ka ng gumagamit ng Biblia, Biblia lamang, Bible alone, pero hindi mo nauunawaan that without this tradition, there is no Bible also. Okay? Ano pa? Sample. Ano sample mo? Saan mabasa sa Biblia na itong si San Roque, si Mateo, si Pedro? Yung sinulat yung New Testament, nandoon na ba si San Roque? Isip naman. No? Ito yung gamitin. Huwag ito. Kasi kapag hinayaan, bunganga mo lang, wala kang ganito, hindi mo ginagamit ito, nako talaga. Yan yung mangyayari sa'yo pag tatawanan ka talaga niyan. Dahil si San Roque, ilalagay mo doon, no? Doon mismo sa time of our Lord Jesus Christ. Ba, isip-isip naman. Cesar Deson, noon, isip-isip naman. Huwag kang ganito na lang. Bakit hindi mo kaya i-search, no? Kung kailan, no? Kailan siya naging saint? Sana 'yon yung gawin mo. Yan, hindi na ilalagay mo sa Bible si San Roque. Sigurado ka ba doon? Yan. Okay. Tingnan natin kaya i-search natin dito si San Roque, Saint Roque. Ano kaya? Kailan kaya ito si Saint Roque o si San Roque? In 1414. Ibig sabihin, during the 14th century na pala ito si San Roque. Nako, hahanapin ba naman sa Biblia si San Roque? Hahanapin mo talaga sa Biblia si San Roque, Cesar Dizon? 14th century lang yun? Nako, paano kung ikaw, hanapin kita doon mismo sa Old Testament? Mababasa ka ba? O kahit nasa New Testament? Na ikaw evangelist, Cesar Diaz Dizon? At saka may junior pa? During the time of our Lord Jesus Christ, wala pa mga junior-junior eh. Yung ginagamit is, kapag ikaw ay anak ni Jesus, tawag sa iyo ay si Bar Jesus. Yan, Bar. Ibig sabihin, ikaw ay anak ni. Okay. Yun ang kapanahunan ng early Christian. Eh sana nag-aaral ka ng mabuti para nalaman mo ito, Cesar Dizon. Assignment mo yan, pag-aralan mo mabuti ha. Huwag kang absent ha. Baka matulad ka sa sabi ng isang INC, absent daw si Tomas. Huwag kang gaganyan, okay? Mag-aral ka para hindi ka malito. Pero mga Black Nazarene, mga Santo Niño at iba pa, dapat i-procession yan. Sa Biblia po, kung inyong babasahin, ang nagpo-procession gawa ng mga pagano tulad. Okay, sa Biblia daw, ang nagpo-procession gawa ng mga pagano. Sige, basahin mo. Ng pagano. Mayroon po talaga itong kaakibat na parusa galing sa saan? Diyos. Tuloy natin. Hindi, saan? Sa Biblia daw, sabi niya, sa Biblia daw, ang procession ay gawa ng mga pagano. Ayan. Gawa daw ng mga pagano. Pero ang tanong natin dyan mga kapatid, saan mababasa? Gawa daw ng pagano, pero wala kang nasight sa ang versikulo yon. Eto, ang kaba ng tipan, yan ay isang imahin. Pinrosisyon ni Josue. Mali ba yon, Cesar? Okay. Kasi, para sa iyo, mali ang pagpuprosisyon. Tingnan natin mga kapatid. Ano kaya ang ginawa dito during the time ni Josue? Okay, basahin natin sa 6. Yan, sa 6 hanggang sa 7. Babasahin natin ng maigi mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo. Yan. Pag sinabi natin procession, ang definition po ng mga kapatid is a group of people moving forward. Yan, lumakad na kayo. Moving forward na yan. Lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Yan po mga kapatid. Ano ang ginawa dyan ni Josue? Yan, sa Josue size 7. Nag-procession po sila ng kaba ng tipan. Yan, para sa kanila pong katagumpayan. Mali ba yung ginawa na pagpo-procession sa imahen? Mali ba yun, mga kapatid? Grabe. Grabe yung thinking niya, no? Grabe. Ito yung pinaka-totoo dyan. Mali naman yung kanyang pagkakaunawa, mga kapatid. Yan yung klaro dyan. Mali talaga. Okay, kaya nga, Brother Cesar, no? Pag-isipan mo mabuti ito, ha? Huwag mo lang sanang dagdagan pa yung mga pinagsasabi mo dyan na naku, talagang pagtatawanan ka lang. Eto. Biblical ang sign of the cross? Yes. Yes, biblical ang sign of the cross. Pero para sa iyo, hindi. Dahil ang hinahanap mo, word for word. Ang tanong. Tapos mga kapatid, bakit ganyan?
Ganyan. Kasi daw, ang meaning ng ganito, ganyan ano, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito daw, Trinity. Wow, ang galing. Marunong pala siya mag-sign of the cross. Ito yung Ama, ito yung Anak, ito yung Espiritu Santo. So, ito daw ang, dapat ang kamay mo, ganyan. Ganyan ng dalawa, na ganyan, ito na ito. Ang tanong ko sa inyo, saan ba mabasa sa Biblia itong, ganitong Trinity ito? Okay, alam mo kasi, Brother Cesar, ang problema sa inyo, wala kayong tradition. Ang totoo niyan, kahit meron, hindi nyo na inaamin. Yan. That is the tradition of the church. Kaya, yun nga, yung fullness of truth ay wala po kay Cesar Dizon, wala po sa'yo, wala rin sa Biblia, kundi nasa simbahan mismo na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Yun ang pinakaklaro. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nalilito sa pananampalatayang Katoliko, huwag po kayong pumunta sa ibang sekta, sa ibang pastor at magtanong. Magtanong kayo mismo sa simbahan dahil meron tayong sasagot dyan, no? Merong makakasagot ng mga katanungan po natin, mga kapatid. Kaya nga, marami akong makakilala, mga kaibigan, na nagsilipat ng kanilang pananampalataya dahil po sa maling pagkakaunawa. Nagsilipat sa ibang sekta ng pananampalataya, mga kapatid, dahil naliwala sa sinasabi ng pastor. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ay dapat pala ganito. Kung merong tanong, doon ka mismo sumangguni sa nararapat, hindi sa hindi karapat-dapat. Kaya mga kapatid, eto, kailangan ang ating pananampalataya, ayon din sa ating katekismo ng simbahan, ay atin mismong pag-aralan. Okay? Huwag tayong, pa-chill-chill lang sa ating pong pananampalatayang Katoliko kasi napaka-wide, mga kapatid, ng ating pananampalatayang Katoliko. Eto po, pansinin natin mabuting sinasabi po ng katekismo ng ating simbahan. Catechism of the Catholic Church 1285, Baptism, the Eucharist, and Sacrament of Confirmation together constitute the Sacrament of Christian Initiation whose unity must be safeguarded. It must be explained that the faithful that the reception of the Sacrament of Confirmation, ibig sabihin kapag ikaw ay magtatanggap ng Sacrament of Confirmation o ikaw man ay na-confirm na, is necessary for completion of baptismal grace. So magiging kumpleto ka ng Katoliko. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as true witness of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. Ito po mga kapatid ang hinihingi po sa atin ng atin pong katuruan sa ating simbahan. If we are Catholic, confirm, na-confirmahan na po tayo, naka-receive na po tayo ng sacrament of confirmation, so we are perfectly, yun, we are bound, no, to defend our faith by word and deed. Paano natin magagawa yan, mga kapatid? Siyempre, kinakailangan po nating pag-aralan ang ating pananampalataya. Nawa po ang lahat ng papuri ay ibigay po nating lahat sa Diyos na dakila. Binabalik ko po ang lahat ng kadikilaan. Pagpapasalamat sa Diyos na dakila na sa lahat. Yan po mga kapatid, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo nawa ay patuloy po na mag-guide po sa atin at mag-bless po sa ating lahat. At huwag po kayong magkakalimot mga kapatid. So please click subscribe. Yan, click the notification bell for you to keep updated sa mga videos po na ating i-upload. And also, do not forget to leave comment. Yan, sa baba po, kung ano man pong gusto nyo i-comment dyan, kung nagustuhan nyo po yung video o kung meron kayong ikaradagdag po, mga kapatid, leave comment sa baba. And also, do not forget to share this video. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon.